Welcome back mga boss, at ito may gagawan tayo ng video. Yung amplifier na to ay ipapa-restore sa akin, na check up ko na to at nakapag-usap na kami ng may-ari kung anong gagawin. Ang tatak niya po ay DB Audio, tapos yung model naman niya ay AB602 o kaya BTM6012, ayan oh. Ilapit natin. Ayan, BT602 amp. Ayan, may nakalagay. Ayan, sa taas pala. Ayan. Wala na. 1,000 watts daw to. Ayan o. Nakalagay 1,000 watts daw. So, ano gagawin natin dyan mga boss? Ang problema nito, ay lumabo. Pag pinower mo siya, mayroon naman siyang display. Tapos, walang ayaw mag-click yung relay. So, ipapakita ko sa inyo yung, yung likod. Ipisto lang natin yung camera. Dito sa gilid, yan. Ayun. So ito po yung laman niya. Ito po yung laman ng amplifier na to. So lilinisan natin to kasi i-restore natin. Ano bang problema nito? Ang pinaka main issue nito mga boss ay yung mga kinalawang na parts dyan dito. Kailangan ayusin natin ang camera. Paano ba? I-zoom nga natin. Ayan, mapapansin nyo pinagkakalawang na yung mga pyesa. Kaya kailangan kalasin. Sa mga naduda pa ako dito sa kapasitor nya. Kasi bloated na yung kapasitor nya sa kabilang channel. Ganon din, may mga kalawang na din. So kakalasin natin to. Lahat ng Nobo ko. Lahat ng board kakalasin natin din update ko kayo pag nakalas. Ano ba magiging procedure nito? Pag nakalas, tanggalin natin yung relay. Yung mga hindi babasahin yung kaha siguro, kakalasin ko din yung transformer para malinisan yung kaha, yung mga tsaka mga potentiometer siguro papalitan na din. Para nag-usap na kami ng may-ari kung magkano nga abutin ito. O common talaga sa DB Audio yung may pabigat, ayun, kabilaan. Okay mga boss, update ko lang kayo mamaya. Okay mga boss, so ito na, nakalas na natin. Bali, nag-live ako kanina, tapos kinalas natin to. Sa mga gusto mapanood kung paano kinalas, punta kayo sa Facebook. May live tayo doon, tingnan nyo mga boss. So kinalas ko to, pati yung transformer. At dito nalaman ko din yung transformer na pure copper pala to mga boss. Ito yung pure copper talaga siya mga boss, ayan. So after nyan, punta tayo dun sa sa mga board naman, tinanggal na natin dito yung kapasitor kasi napansin ko yung kapasitor. May mga tama na rin. Tinalas ko nga yung isa kasi nagumido na Ayan. Ayan, nagumido na siya. So papalitan natin yan, yung apat na kapasitor din yung relay tinanggal ko na, yung mga potentiometer tinanggal ko na din kasi papalitan na natin yan. Ayan yung mga gagawin natin dito. Tapos may mga resistor dito na kinalawang katulad nyan. Ayan, ilapit natin katulad dito mga kinalawang na. So tingnan natin sa malapitan para makita nyo. Ayan. Yan, pinagkakalawang na siya. Pati nga dito, parang binahayan kasi itong mga boss ng ipis. Ito nga, may mga itlog ng ipis dito kanina na nakita ko. So, linisan muna natin. Kasi madumi na rin eh. Tingnan nyo yung blower Yan. Kailangan dito mahugasan muna. Malabahan muna. Tapos, saka natin i-repair. Ang nangyari, medyo mainit ang paaw, medyo hindi maganda yung panahon ngayon. Kanina umiinit kaya lang So baka madali ang pagano nito. Yan. May customer tayo, naka-dashcam. Naka-dashcam yung
Ano yung kuya? Harap natin yung camera. Anong atin? Si Michael. May pinagawa ka ba? Oh, si Michael. Ano pinagawa mo? Kantero. Ano ang pinagawa mo? Ample. Asan yung ample mo? Ito. Ah, ito ba? Sigurado ka sa'yo to? Oo. Baka hindi ito sa'yo ha? Yun oh. Wala na yung display. Okay lang. Ayaw na rin ni Mrs. Palagyan eh. Padagdagan ko nga sana ng LED eh. Kaso ayaw naman ni Mrs. na. Dahil mo lang sa speaker mo kasi maliit lang dito yung speaker ko eh. Pero ayan, nakikita mo naman yung ano. Mababa ang ginito kaya nakataas na o mababa ano. Kung medyo may pagdating sa'yo, medyo mahinaan ka, kapitan mo na lang ng equalizer. Equalizer? Oo. Pero malakas na rin yan. Oo, malalang. Kasi kalahati niya, malakas na sa booster eh. Sa booster ko dati, mahina kasi eh. Naka 12 o'clock na siya, mahina pa rin. Ngayon, malakas na eh. Yung sinasabi mo namang ano, dito. Yan, oo. Eh dito lang galing yan sa min, ayan, resistor lang. Ah, dito lang din parehas yan? Oo, dumaan lang yan din, oh. Ayan, naka-resistor lang. Eh sira yung isang channel kaya ano, kaya sinadamay siya. Ayun, ayos na. Okay. Okay na. Ano yung ano? Yung sa mic. Ay, gagawa pa pala tayo no. Teka lang, bakit naka dito mga boss yung binilad natin, ayan no. Yun natin na kuhanan yung video ng pagkalas, pagdemo. So binasa muna natin hinugasan. Ayan, nandito din yung isa. Ayan yung main board. So papatuyin natin 'to habang ano, dito naman yung kaha. Habang ano to, dukata na ano na maayos. Patuyin na lang natin 'yan din ano, pag natuyo mamaya, lagay tayo ng ano piyesa. Mga boss, update. Update dito sa ginagawa nating DB audio. So natapos na natin palitan tong ano transistor, resistor at saka capacitor dito sa isang channel at bali hindi ko na napakita dito sa video gawa ng ginawa ko to kanina ng live. So sa mga hindi pa nakapalo doon sa ipipitch natin, yung basic bulb din po, panoorin nyo, may mga live din tayo. Ito yung mga pinagtanggal natin doon at pinagpapalitan. Ayan, mga kalawang na. Then susunod ko naman dito na tatabahoyin itong isang channel naman. Yan. Hanggang sa, ay ano ba to? Hanggang sa ano naman, yung iba pa naman. So yun lang mga boss, in-update ko lang kayo. Okay, update ulit mga boss. Tapos na natin tong ano, kabila din, natapos na natin mga ano din oh, katulad nung sa kabila, resistor, capacitor at saka transistor. Binalik na natin yung relay at yung mga bagong capacitor, ayun, nagkabit na tayo ng apat, panibago na po 'yan. Andun yung luma. So ito yung lahat yung mga pinagpalitan doon na piyesa. Ngayon anong gagawin natin? Ah, i-double check ko naman tong preamp board, itong sa mic, itong sa tone. Tsaka sa input, kung may mga kinalawang dyan, then saka natin na ayusin. So, tika lang mga boss, at tawag dito. Eh, ano ko lang, kung wala naman, kapiraso lang naman may kinalawang dito eh. Katulad dito, ay malabo. Katulad nito, ito, yan. Yung mga papalitan din, magpapalitan ng mga bagong potentiometer. Yung loudness switch at saka yung sub switch ayan. At saka potentiometer dyan, mga potentiometer yun lang, pag wala na ibabalik na natin sa kaha din, assemble na tayo. Pati dito, double check natin dito kung may mga ano malabo, ano ba yun? Sige mga boss, update ko lang kayo mamaya. Okay, malabo, yan, okay yan mga boss, tawag dito, natapos na natin maglagay ng mga bagong switch. Potentiometer, diyan mga potentiometer at saka mga resistor na ano. Ngayon kung gusto niyo mapanood yung hindi nasabay dito sa vlog, nag-live po ako dito mismo sa YouTube. Paki-check na lang po ng mga live ko. At meron 'yon, DB Audio 602 Live Repair 'yan. Panoorin niyo na lang. So dito sa vlog pina-exit lang natin. So ngayon mga boss, isalpa ko na lang 'to. Din testing natin. Ang nakita natin ditong problema ay potentiometer lang naman at saka mga resistor at ilang transistor na mga kumbaga sa madaling sabi,
puro kinalawang lang kaya hindi nagumana yung amp na to. At tandaan nyo mga boss, pag DB audio laging ganito ang problema. So mga boss, i-assemble ko muna, dentisting tayo. Dito ulit mga boss, naibalik na natin, hindi na natin sinabay sa video yung pagkabit. So ang motive natin dito ngayon pala, hindi ko matitesting ngayon. Sa next clip na lang kasi gabi na, maghahating gabi na dito, nakaka-istorbo na sa amin. Kaya ititesting lang natin, ang basehan lang natin ito kung okay na pag nag-switch na tong relay. Tapos bukas na tayo mag-audio test. So on ko muna. Yan, abangan natin yung relay. Ayun, nag-switch na mga boss ang relay. Yan, ibig sabihin malaki na yung chance na gagana to. So testing ko na lang to bukas mga boss. Mga boss, hindi ako mapakalisay ko bago sana matulog. Itatry lang natin kung may audio. So testing lang sana na mahina. Ayan, ang problema mga boss, pag binovolyuman ko, namamatay yung relay. Ayan o, off ko. Yan, ibabalik ko yung ano, yan yung kumoy ko. So anong nangyari, pag nilagyan mo siya ng speaker mga boss, ayan, tutunog lang saglit. Oh, hindi na nga ni. Hindi nga na nga no. So may iba pa siyang problema kasi once na i-on ko tong volume, ayan o, hindi siya tumutuloy. Nagpapatay agad yung relay. Ngayon may problema to. Aalamin natin kung bakit. Baka dito sa OCP. Ayan po yung OCP niya, ayan. Titingnan natin. Double check ko din uli yung hinang ko. Akala ko makakatulog na ako, yung pala hindi pa, ito troubleshoot pa natin yan. Balitaan ko na lang kayo kung anong mangyari dito. Okay mga boss, so yun nga ang problema niya, namamatay. Ngayon pag binolyum, binihit mo na konti yung volume, papasok yung audio, magkakat yung ano, yung relay. So minsan napakahirap ng trouble na yan. Anong gagawin natin dito? So check muna natin yung mga biasing ng ano, ng mga power transistor din. Susukatin natin yung DC offset o DC out ng ano, bawat channel. Kunan na muna natin. Ayan. So nag-una siya, nag-switch na yung relay. Anong gagawin natin? Ilagay natin dito yung ano, susukatan muna natin ng bias. Point 3, ayan, makikita nyo nasa dulo yung tester, kabila. Point 3. Point 4. Itong isa. Eh. Point 4. So nasa normal na stages pa naman, o nasa normal talaga na yung biasing niya. Doon na tayo agad sa DC. Ito yung pinaka-output niya. Indikan natin yung isang channel. 0.015. So 14. Okay pa yan. Yung kabila. 0.00. So possible mga boss, kung wala, kung normal ang bias, normal yung DC offset, ano ba magti-trigger sa relay para mag-shutdown siya? So bukod sa may DC offset dito sa ano, mayroon pa po yung OCP. Ano ba yung OCP? Yung overcurrent protection na tinatawag. So sa mga ganitong design, ang OCP stage niya ito, itong transistor na to. Ayan. Ayan, kung hindi niyo kabisado, sundan niyo lang yung ano, yung mga transistor na dalawa. Kada isang channel mayroon 'yan. Mayroon 'yan, kadalasan 'yan mga C9014. So ito yung isa niyang OCP, ayan oh. Tumakbo dito, ayan, resistor. Din dito. Sa kabila naman, malamang ito yan. Ito naman yan. Itong ano na yan. C9014. So, yung pinanggagalingan naman nila ito. Yan. Babaybayan dito. Yan. Ilapit natin para makita nyo. So, galing dito. Meron siyang diode na 4148. Ayan. Tatakbo siya dito. Ayan. Ayan. So, pasok dito. Resistor. Papunta sa transistor. Ito naman gitna niya. Papunta naman dun sa speaker out. Ayan. Ayan. So, itong ano niya, base niya, emitter niya. Ayan. Tapos collector naman yung galing sa pinaka-emitter ng isang transistor. Tapos, itong isa naman, ayan o, tatakbo dito. Bababa. Dito. Hanggang dito. Hanggang dito. Hanggang sana ba, nawala na ako ah. Hanggang dito, ayan.
So ito yung OCP niya, yung isa. So susukatan natin yan kung may masukat tayo na ano. Kung meron dyan mga 500, 600 millivolts, abnormal na po yan. Dapat mga ano lang yan, mababa lang din ang susukat niyan. So may nasusukat tayo na 633 volts. 633 volts yan, 0.6. Para sa akin, hindi po normal yan. Ang gagawin natin, ihang muna natin to, then ititesting natin. Ititesting natin kung pipitik na yung relay. So, kung hindi na pipitik pala yung relay. Ayan. Sana yung pump natin. Sana ba yung panghigop ito? So, ito yung ihang natin mga boss. Galing to sa OCP ng dalawa. Sa both channels. Ayan. Ihang natin. Minsan yung ganitong trouble, pahirapan to. Ang kaso nito, namamatay yung relay o minsan nag-rattle yung relay o konting volume mo lang mamamatay. Ganito po yung mga trouble ng ano ng sa OCP side. Yan, ihang natin. Ayan. So alin ba yan? Ito po yan o. Itong diode na yan o. Ayan. 4148. Ihang muna natin yan. Kasi nagkakaroon siya ng supply. Ngayon, itry nating i-power on uli. Ay, bumaba yung ano natin. Ang nangyari dito. Sige natin. Continue. So, try natin kung magsiswitch off yung relay. Yan. Wala na. So, lagyan natin mga boss ng speaker. Huwag lang natin tuduhan kasi gabing-gabi na. Tumunog na. Ilipat ko sa isang channel. Ibig sabihin, may problema sa OCP. Aalamin natin ngayon doon kung alin doon sa dalawa yung nagkukus ng boltahe. Yan. So, ayos na. Ibig sabihin, hinang lang natin tong ano, hinang lang natin tong sa OCP. Hindi na siya namamatay yung relay. Yan. Malabo, pasensya na, ang hirap kasi ng phone na gamit ko. Sana pag may budget tayo, kung ano. So gagawin natin ay patay natin uli. Then focus tayo doon kung alin doon yung nagko-cause ng ano. So yung OCP niya ay, kung hindi ako nagkakamali, ito. Itong isa, ayan oh. Itong isa, hindi. Itong isa ata, tapos yung isa naman ay hindi, mali. Tama, itong isa. Tapos dito naman sa isa ay, ayun, itong may 3.9 na ano. So, tingnan ko na lang dyan kung alin dyan yung may ano, ititrace natin. So, ito, takbo dito. Paano natin ma-identify kung saan ang may problema? So, gawin natin, ibalik natin tong ano, kasi wala naman problema dito. Ihang natin tong isa. Bakit ko ihang to? Kasi napansin ko dito, nagkaroon siya ng ano, yung daluyan niya, yan, tatakbo dito yan. May corrosion, baka nagkaroon dyan ng ano, ng shortage o ano, gagawin natin, ihang muna natin. Itong jumper na to ang ihang natin. Pag nag-normal, ibig sabihin itong channel na tong ano. Paano ba? Inang muna natin tong ano. Then tanggalin natin tong ano na to, ito. Medyo ano eh. Hindi nakuha sa isang anuhan lang. Alam ko ngayon mga boss, habang ginagawa natin to, na very late na talaga. Siguro pa 1 o'clock na to ng madaling araw. Ihang natin to, tapos tisirin natin, no? Tisirin natin kung ano. Yan.
So sa tester, ngayon tingnan nyo na lang, andito yung tester. Tapos ilagay ko na lang dito yung ano, power on natin. Dito na lang para sigurado. So meron nga siya nasusukat dito na ano eh. Ay, natabunan nyo na yung ano, natabunan ko na yung tester. Oh, 1.8 volts nga nung hinang natin, no. Ayun, no. Dito. 1.1 din. Nako, pareho sa ata may tama 'to. Try nating ano. Try nating i i-ground talaga. So bakit meron pa rin tayo nare-reading dito? Kabilaan. Try nga nating ano, i-testing kung mag ano, mag-clip pa yung ano. Testing lang natin. Tumaas tuloy yung voltahe ng inangat natin. So hindi na siya nag-clip. Hindi na siya nag-clip. Mga boss. Tingnan natin. Ano? So doon nga, ibalik natin 'yon para makasiguro tas yung isang ihang natin. Medyo masalimuot 'to ah. Ibig sabihin nung hinang natin, tumunog na. Tingnan nga natin. Ibalik natin 'to papunta dito. Itong isang resistor na to ang ihang natin, mga boss. Tingnan natin kung titino. Pag hindi titino, ibig sabihin hirap tayo ano. Yan. Tapos ano ba yung ano natin? Alin ba dito yan? Pangalawa. Malamang itong tinti. Tinti ata yun. Tinti to mga boss kasi 3-auto lang to eh. Ayan o. Ayan. Kasi balik natin itong ano. So hinang ko muna dito yung 10K yung galing dito sa isang OCP, ayan o, punta dito, tapos binalik natin to, try natin kung mag-clip sya para makasiguro tayo. O, medyo mapapahaba yung oras ng repair natin ito. May trouble sya na kakaiba. Power on. O, nawala. Anong nangyari dito? Balikan natin ano. Ibalik natin itong ano, kung sabay sila mag-clip. Diba? Pinahirapan tayo nito ha.
O mga boss, umaga na. Itatry na natin i-on ulit. Yan, umanda na yung switch, yung relay. Nag-switch na ba? Parang hindi ko narinig ah. Tingnan nga natin. Parang ayaw mo siya. Parang nakakarga. Sige nga. Parang ano, mahirap sa unahan. Okay naman. Ilang channel. Oh, okay naman mga boss. Ating relay ko. Ayun, nag-switch naman. Pero kanina parang ano, medyo basag muna hanggang sa lumakas. Baka may tama na kapasitor nito. So ayos naman siya mga boss, i-assemble ko na lang siguro tapos obserbahan ko muna. Kasi parang ano eh, pag unang bukas medyo basag pa ang tunog, ano, pakiramdaman ko muna. Kung may problema pang iba, dagdag natin sa vlog. Kung wala naman, edi tuloy-tuloy na to, cut na natin, hanggang dito na lang yung video.